A Malacañang official says Senator Leila De Lima may be feeding misinformation in order to create confusion and chaos among people working in the government. Assistant Communications Secretary Ana Marie Banag was referring to Senator De Lima's claim that Presidential Executive Assistant Bongo was the one who called up PNP Chief Ronald De La Rosa asking for the reinstatement of relieved CIDGA Chief Marvin Marcos. Go has denied De Lima's allegations, calling it pure hearsay and unsubstantiated. Posibilidad niyan dun sa sinasabi ni Secretary De Lima at nasabi mo nga na klaro na nasabi ni General Bato na hindi naman si Special Assistant to the President Bongo ang tumawag sa kanya. So, I don't think may kailangan na tayong iklaro dyan. At dun sa punto ni Secretary De Lima, hindi natin siya pwedeng sabihan kung anong pwede niyang isipin at kung anong pwede niyang isipin at sabihin. Kaya kung sa kanyang banda po kay Senator De Lima, kung gusto niyang sabihin yun, walang problema po sa atin. Kasi anytime po, they can feed any misinformation in order to para magkagulo ang ranks ng mga nagtatrabaho sa administrasyon. Ipinahayag ni Senator Leila De Lima na hindi basta-basta maipapasa sa Senado ang panukalang pagbalik ng death penalty sa bansa. At mula sa Quezon City, may report si Joyce Balancho live. Magandang tanghali sa'yo, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Wyla. Nanindigan nga si Senator Leila De Lima na hindi dapat ibalik ang parusang kamatayan o death penalty sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa isang forum dito sa Institute of Human Rights sa UP College of Law, isinulong ni De Lima ang right to life at saka tinutulan din ang reimposition of death penalty. Ayon sa kanya, marami ng pag-aaral ang naisagawa na nagpapatunay na hindi epektibong pagsugpo sa krimen ang parusang kamatayan. Sasalungat din anya tayo sa ating pinirmahan sa International Convention on Criminal and Political Rights na nakikisa sa ibang bansa sa pagtutol sa death penalty. Sa halip na ibalik o i-reimpose ito, ayon sa Senadora, ay mas mabuti na lang anya kung ayusin na lang natin ang criminal justice system para masiguro papanagot ang mga nakakagawa ng heinous crimes. Tamang parusa at tamang pagpapalakad anya ng correctional system ang nakikitang sagot ni De Lima. Isinulong rin ng Senadora ang kanyang alternative bill sa Senado na layong pahabain na lang sa 50 taon at walang parol ang reclusion perpetua. Ito ang pinakamatinding parusa ang maaaring ipataw sa mga convicted individuals. Samantala, Wyla, dumalo rin sa forum kanina si LBI Representative Edsel Lagman na siyang tumututol rin sa pagpapabalik ng parusang kamatayan. Ayon nga sa kanya, ay kinalungkot niya na ngayong Linggo ay naipasa nga sa Kongreso ang substitute bill na pumapabor sa parusang kamatayan. Minadalian niya ito at inaproba ng kahit walang naipasang committee report. Sa panig naman ng Senado, sinabi ni De Lima na hindi agad-agad maipapasa ang panukalang ito, gayong mas magiging mabusisi ang mga senador sa pagtalakay nito. Dagdag pa niya ay marami anya sa mga senador ang tumututol sa pagpapabalik ng death penalty. Samantala, Wyla, sa ibang balita naman ay kakasabilan ni Senator De Lima na hindi siya dadalo sa gagawing preliminary investigation ng Department of Justice ngayon araw. Ayon kay Senator De Lima, ay magpapadala na lang siya ng abogado para dumating sa pagdinig. Maghahain din anya siya ng motion for reconsideration sa reklamo laban sa kanya, pero tumanggi muna siya magsabi ng mga detalye ng lalamanin nito. Maalalang nireklamo si De Lima ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC dahil sa muna yung pamamayagpag ng droga sa loob ng New Bilibid Prison noong kalihim pa lang siya ng DOJ. Senator Leila De Lima has 19 days to file her counter affidavit on drug charges filed against her before the Department of Justice. The lady Solon has been linked to the illegal drugs trade inside the New Bilibid prisons in Muntinlupa City during her term as Justice Secretary. De Lima has denied being involved in illegal drugs. More of this report from Sweden, Velado. Senator Leila De Lima skipped the preliminary investigation of the Department of Justice on four complaints filed against her in connection with proliferation of illegal drug trade in New Bilibid Prison under her leadership as former Justice Secretary. In a letter addressed to Senior Assistant State Prosecutor Peter Ong, De Lima authorized her staff named Romeo Siazon to obtain copies of documents and supporting evidence. But Siazon arrived only after the hearing.
Before this, Senator De Lima previously said she would not attend the hearing. Her subpoena states that if she could not make it, her authorized representative can get copies of needed documents instead. The complainants are composed of high-profile inmate J.B. Sebastian, the National Bureau of Investigation, Volunteers Against Crime and Corruption, and former NBI Deputy Directors Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda. Meanwhile, VACC expressed dismay over De Lima's absence. We find these proceedings very, very unfortunate. Another dilatory tactics ng mga abogado. But we'll give the DOJ a benefit of the doubt. DOJ assured they will be fair and transparent in dealing with the cases despite the fact that De Lima led their agency as secretary. We're here, we are fair, we are very objective. If we are not fair, baka siguro 10 days lang binigay ko. We are rest assured to the complainants, to the victims, to the back, the respondents, we are very objective, very fair. Aside from De Lima, other respondents include former Bureau of Corrections Chief Franklin Jesus Bucayo, former Bucor OIC Rafael Ragos, former security aides of De Lima Ronnie Dayan and Janelle Sanchez, and high-profile inmates Herbert Colango, Peter Ko, and Jojo Baligat. De Lima's camp and all other respondents have 19 days to submit a counter-affidavit on December 21, 2 p.m. at the DOJ Multipurpose Hall. For PTV News, Sweden Velado. May kanya-kanyang dahilan na kung bakit napilitan na sila na magsinungaling. Sa bahay. Alam mo noon, kasi that was before I joined public service. Mm-hmm. Yun yung una kami na sa relasyon. Uh-huh. Nung nagpagawa siya niyan, nag-contribute lang ako ng by tranches. Uh-huh. Pero hindi imposible pong total of 2 million yon. By tranches po yan. At tulong ko lang po yan. Ganun po ako. Ma'am, umaasa kayo ng justice sa ethics committee? Walang government. That was while I was still practicing po. Ma'am, umaasa naman kayo ng justice? May pera po ako noon. Naunti-unting nawala nung nasa public service na ako yung mga savings ko. Ma'am, umaasa kayo ng justice sa ethics committee once they start to hear? I'll first say, obserbahan ko na muna po yung aking mga kasamahan, including the members of the House of the Ethics Committee. Tingnan ko muna po. Pero yung sa Shokos, hihingi niyo pa ba yung support ng Senate sa institution? Hindi ko nito ugali na nag-plead for help. Hindi ba ako ganun? That's why i-refer ko lang po yan sa Senado. Bahala na po sila. I don't plead for myself in any situation that I find in. I will not honor that consistent in my position. Pero naman na po yung naramdaman ninyo yung sinasabing nagbigay ng message sa inyo si Diane na parang concerned pa rin sa inyo. Kaya nga po ako nagtaka, di mo ba nung una siyang pre-present sa press con ni Bato nung nahuli nga siya. Again, hindi ako nanonood ha. Kinikwento lang sa akin yan ng staff ko at mga kaibigan ko, sila yung mga nanood. Di ba doon naman, sinabi nga niya doon na ano yung mga sinabi niya na wala siyang alam talaga sa Delivery John Jay. Nung tinatanong niya about Espinosa, wala rin siyang masagot pang detalye. And then meron siyang mga ganun na mga side comments, I think, about yung mga ganun na magpakatatangka. Yung mga ganyan-ganyan. And then sinabi nga niya na parang meron daw siyang konting hinanakit dahil nagpapatulong daw siya. Ay, wala naman po akong na-receive na ganun message na nagpapatulong din financially dahil na nagtatago, wala nang pera, wala nang halos makain, yung ganun-ganun. So makikita nyo doon na at that point, wala naman ata siya talagang balak na idiin ako sa anumanin. But, syempre, may panahon pa naman from that time up to the time that pinisenta siya sa House Committee. Kaya, meron ganun. Sa tingin ko po doon, naging compromise na lang yung pagdiin tungkol sa Erwin Espinosa story. In exchange for yung hindi nila, wala silang nakuha tungkol doon sa
sa inaasahan nila. They were so excited about that. They were supposed to be the missing link. Wala naman. Doon sa House Beloved Trade. Kasi yan ang totoo. Wala naman talaga akong kinalaman maski siya dyan sa Beloved Drug Trade. So yun na lang ang compromise. Kasi alangan naman na nung prinisinta siya dyan, puro lang tungkol sa personal ang sasabihin niya. Magmumukha talaga silang super ano dyan. Tanga. Diba kung puro lang tungkol sa personal. Kaya kailangan haluan nila ng something. Tsaka dati ko na ho yung sinabi sa inyo, nung una namang pumutok yung issue na yan about Espinosa, yung kay Mayor pa lang, yung tungkol sa affidavit niya na number one daw ako sa so-called blue book and or yellow or a pink book, whatever it is, ay walang binabanggit doon tungkol sa involvement or participation of Ronnie Dayan. Kasi wala naman talaga. Ngayon na lang, dinikit na lang nila yan sa Kerwin Espinosa. At hindi nga nila na-plancha yung script nila. Kaya sobrang, they were at loggerheads with each other. The testimonies of both. This is a song as well. Please don't. It's too personal. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.